Magandang araw! I hope everyone who's watching this video is safe, healthy, and happy. Itong video na to, I have decided to make this video una para sa mga estudyante ko. In particular, pangalawa, siguro sa lahat ng mga estudyante in general. So, sa mga estudyante ko, hayaan nyo munang batiin ko kayo, no? Congratulations! Palakpakan, no? Bakit? Dahil na-survive ninyo yung semester na nakaraan, no? Kasi, ito kasing week na to ay last week. First week na pala ng Feb na pala ngayon, ano? Feb na pala ngayon. So, tapos na ang mga grades, no? So, marahil ay alam nyo na kung alam naman naman kung kayo ay papasa o hindi, no? So, sa mga estudyante ko na alam nila, no? In the deepest recesses of their being, alam nilang sila ay pumasa. Bakit? Dahil sila ay ginampanan nila yung dapat nilang gawin, no? At sa pagtsatsaga, pagsisikap nila, no? Sa tulong ng mga guro at sa tulong ng pamilya, kaibigan, kaklase, ay na-survive yung semester na to. Yun lang naman initially, no? So, yung initial para mga interviews ko sa mga estudyante ko this semester, no, ay ang gusto lang nila ay makasurvive, no? Makasurvive matapos ang semester, makapagpatuloy sa pag-aaral nang hindi tumitigil. Okay? So, sa maraming pagkakataon din na ako ay nagtanong, nag-interview ng mga estudyante, nakita ko yung mga problema nila, no? So, ito yung mga na-survive ninyo, no? So, dun sa mga iba na din ninyo alam, no? Ano ba rin yung sinagot ng iba sa mga tanong ko, sa mga surveys ko, no? Ang unang-unan yung naging problema, ito yung unang-unan yung nalagpasan, no? Nalagpasan kasi natapos na yung semester, eh. So, ang unang-unan yung nalagpasan ay yung kawalan ng connection, internet connection. Halos lahat ng in-interview ko ay yun ang number one problem nila, yung external factor or challenges, no? Isa sa mga challenges na na-encounter nila during the semester, no? Yung internet connection. Sobrang mahirap. Meron ng connection yung iba, kaso daw yung mga signals naman nila ay mahirap. So, hindi nga ako makarelate masyado, no? Pero pag naiisip ko, na nakakaawa din kasi parang nai-stress. Parang sinusulat nila doon na maaga pag gumigising na sila, chine-check nila kung okay yung chine-check nyo kung okay yung connection nyo, di ba? So, tapos pag okay, yehey. Tapos pag nag-umpisa na yung klase, nawawala sa klase. So, nandun daw yung stress, no? So, nalagpasan ninyo yun, no? Na-survive nyo. So, congratulations, no? Pangalawang sagot nyo, no, sa mga naging problema ninyo ay noise sa inyong bahay. Hindi lang sa bahay nyo, kundi sa inyong mga kapitbahay. Yung mga tahol ng aso, tiktilaok ng manok, no? Saka yung mga sigaw ng kapitbahay, no? So, yun ang inyong nalagpasan. Congratulations ulit. Pangatlo, at nagulat ako, no? Pangatlo, yung household chores, no? Parang, siguro mga 95% sa inyo ay yun ang naging problem, no? So, gusto ko nga sana makita to ng mga magulang, no? Para ang mga anak po natin ay nag-aaral sa loob ng bahay natin. So, pag nakita nyo silang tumitingin sa kanilang mga cellphones, hindi po sila naglalaro, hindi po sila nag-FB, hindi po sila nag-chat, kung hindi umaattend po sila ng klase. So, I suggest students, kausapin niyo yung mga magulang, yung gumawa kayo ng schedule niyo, i-post niyo sa bahay para alam din ng mga magulang niyo, no, na para hindi kayo uutusan bumili ng yelo, di ba? Diba? Utusan ako ma'am bumili ng yelo. Ay, kailangan ko naman pong sundin kasi sila po ang pamilya ko, mga ganun ang sabi, no? So, yung household chores. Yung iba naman talagang sabi nila nagmaman sila ng tindahan nila, no? Nagbabantay ng tindahan while attending class. And I heard we had an applicant earlier
sabi niya, yung isang estudyante niya ay nagda-drive ng tricycle habang nagkaklase. Kaya in-stop daw niya kasi delikado daw yun. Siyempre, kumabangga pa naman. So, yun yung mga struggles na pinagdaanan nyo at napagtagumpayan nyo. So, congratulations, no? Pang-apat, no? Yung mga working students. So, yung tingin ko kasi yung pagtitinda na yun is kasama na yun sa pagiging working student, no? Yung nabanggit ko nga sa isa kong video na itong estudyante habang nagkaklase ay nasa kalsada, bangketa, no? Kasi doon siya nagtitinda. So, yung mga nalagpasan nyo, meron din ako mga estudyante na working students, no, na parang pag nalilate sila o hindi sila naka-exam, yun yung mga dahilan nila na ano sila, parang mga, ano yun, yung at, nagtitinda sa, halimbawa sa convenience store, mga ganyan, attendant sa mga fast food, no, yung mga yun, yung riders, yan ang mga pinasok nila. Bakit? Kasi nga, nawala ng trabaho ang mga magulang at nais nilang tumulong sa pamilya. And at the same time, ipurso pa rin yung pag-aaral para palaguin ang sarili nyo. So, dahil dyan, congratulations. Maraming salamat sa pagsisikap nyo, no? Sa pag-inisip nyo ngayon, ano? Yung umiiyak, may mga ganun talaga. Meron talaga ako nabasa ganun na parang pag 1 minute na lang, 1 minute na lang lalagpas na yung deadline. So, umiiyak daw siya kasi parang di niya alam kung nakaabot sa teacher on time, no? Yun naman kasi, ako sa klase ko kasi rolling submission, no? Yung, ang pinaka-deadline ko is a week before the final exam, no? Pero, nagmo-monitor ako, no? Nagmo-monitor din naman ako na yung mag-submit. So, na-checkan din naman yung ibang nagsasubmit. Yung iba kasi, kaya lang naman kami nagbibigay ng deadline para din sa inyo yon na para hindi kayo matambakan kasi number one, best friend nyo kasi yung procrastination, di ba? Aminin nyo yan. Ay, bukas naman deadline. Para, oh, next week naman deadline. So, siguro yun din yung pakiusap ko sa inyo, no? Mamaya, i-articulate ko ng mas maganda yung pakiusap ko sa inyo para maging mas maganda yung experience nyo next sem. So, itong video ko na to ay inilaan ko para kayo ay batiin. No? Yun ang number one objective ko. Para kayo ay batiin sa pagtatagumpay nyo. Ano ba yun? For being successful, no? In surviving the semester. No? Yung first remote learning natin, no? Where we had synchronous and asynchronous classes. No? So, kahit nahirap kayo sa paghahanap ng pera para magkaroon kayo ng data, so, na-survive nyo, diba? So, lalo na pag nakita nyo yung grades nyo, tong this week na to or next week, hindi ko matandaan ang schedule, I'm sure you will be proud of yourself, no? I am very proud of you, my dear students, no? And I'm sure that you are also proud of yourselves, no? So, kung hindi kayo proud, dapat kayo maging proud, no? Hindi madali ang pinagdaanan nyo. Sabi ko nga dun sa isa kong video, naging maramot sa inyong pagkakataon, naging maramot ang panahon, di ba? Lahat ng mga normal na dapat ma-experience ng students of your age, hindi nyo na-experience because of the pandemic. And yet, you have maintained your sanity, no? Sane pa rin naman kayo, no? Kahit dumaan sa napakaraming pagsubok, minsan nade-depress, sabi ganun, iyak ng iyak, no? Ito siguro isa sa mga pagkakataon para balikan nyo yun at balikan nyo yung mga pagkakataon na yun at magpasalamat, no? Dahil I'm sure you became stronger, better persons because of those trials, no? Na na-survive nyo naman. So, yun, ano? Baliwala yung, ano? Walang internet o slow internet, yung maiingay na kapitbahay, yung mga utos ng ninanay, no? Yung demand ng trabaho, no? At meron ding mga iba na nakarana sila ngayon ng paghihiwalay, no? Paghihiwalay ng magulang. Siguro, ang mga magulang ay, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan nila, but alam naman din natin na ang taas ng correlation ng stress, no? Sa
relationship, no? Minsan dahil sa stress, hindi mo na nakakayang i-handle ang relationship mo, no? So, sa mga estudyante na naghiwalay ang magulang, wala kayong kinalaman doon. No? Hindi ninyo kasalanan niyo. Hindi ninyo kasalanan yun. At ang ipag-pray lang natin ay patuloy kayong alagaan, kalingain ng inyong mga magulang, ng mga nanay at tatay ninyo, despite of their separation. No? Ngayon naman, mga mamunting advice, gusto kong bigyan kayo ng advice, no? So, kahit hindi nyo hinihingi. Minsan, natetempt, no? Ang daming beses ko nakita, natetempt na mangopya ng mga sagot, no? Kahit na reflection. Pag-inig. Kasi, syempre, teachers have a way of knowing, no? Kung kayo ba yung sumulat nun o hindi, no? So, ang ginagawa ko, kinaka-copy-paste ko yung... Siyempre, itatype mo lang naman yung sa Google, tapos lalabas na yung source. Ibinabalik ko sa kanila. This is very similar to your answer. What can you say? What can you comment? So, madami na umaamin agad at humihingi ng apology. So, syempre, sasabihan mo na ano yung repercussion mo, at saka ano yung implication mo sa pagkatao. So, ayun, salamat daw sa mga pagpapayo. So, do not be tempted, no? Sabi ko nga, yung mga nagpapakopya kay classmate yun o kaibigan, sila yung mga kampo ni Satanas, yung mga demonyo yung mga yan, so layuan nyo. Kasi kayo gusto nyong matuto, tapos sila gagawin, di ba ano ba si Satanas? Di ba siya yung nagtutukso? O, tukso yun eh, si Satanas. O, di, yung classmate mo na, oh, sige, Leia, kopyahin mo na lang to, wag mo nang gawin yan, kasi may deadline na, ikaw naman, ano, na isa kang anghel, no? Ay, sinabi eh. Anong ko na lang ako, okay, mangopya ka naman ngayon. So, edi pareho na kayo, sa impyerno kayo mapupunta. So, in cases where you are in doubt of your own ability, no, you can talk to your teachers, no? Lapitan yung teacher nyo, ma, medyo naguguluhan ako dito. Alam nyo ba, sobrang na-appreciate namin mga teachers, ang mga estudyanteng nagtatanong. Please lang. Binabayaran nyo kami, hindi kayo yung CHED, binabayaran kami ng gobyerno para kayo ay turuan. So, do not hesitate, no? Pangalawa, pinakamahalaga, no? Be responsible, no? Be responsible students, no? You should manage your time properly so you will not be left behind. Yun lang naman. Ang labanan kasi ngayon eh, yung mga estudyanteng may resources, no, may laptop na, may stable internet connection, magandang signal, tapos may cellphone pa, at very supportive ang parents, hindi inuutusan during classes. Ngayon, kung ikaw lahat wala ka nun, ano ang laban mo, no? So, tiyaga lang, ang manap ng taong tutulong sa'yo, palagi namang mayroong willing tumulong. Naniniwala ako doon. It does not make us less of a person if we seek help. Hindi tayo nagiging maliit na tao. Ano ba yung Tagalog na yun? Hindi yan nawawalan pagkatao natin kung tayo ay hihingi ng tulong. So, seek for help. Unahin yung humingi ng tulong sa aming mga teachers. No? Kung hindi kayo matulungan, I'm sure hahanap yun ang taong makakatulong sa inyo. So, wag ninyo yung kalilimutan. Ha? So, keep striving, keep persevering, no? Keep your sanity and enjoy din. Maghanap kayo ng mga bagay na mag-enjoy din kayo. Magbibigay naman ng enjoyment sa inyo because you deserve that. Ha? You deserve that. Again, congratulations. Congratulations for surviving the first semester. I am also proud of you. So very, very proud of all of you. So you stay safe, you stay healthy until I see you next semester. For, syempre, ibang subjects na. Pangit naman yung the same subject. No? So, bye for now, my dear students. And may God bless you always. Continue pursuing your dreams. Believe in yourself. Yun lang yung kailangan mo. Bye-bye!